Ayan mga ka-RDC TV, magandang umaga sa inyong lahat. Ang gagawin natin ngayon ay isang automatic washing machine, Samsung. So, top load washing machine. Ang problema po nito, ayaw mag-drain. Ayan, makikita pa rin po natin yung tubig. Ayan. So, ayaw mag-drain. Tingnan natin, check upin natin mabuti kung bakit ayaw mag-drain. So, baka naman hindi humihila yung kanyang drain motor o barado. Ayan. So, binuksan ko na siya dito sa likod. Ayan yung kanyang drain motor. Ayan yung kanyang drain motor. Tapos, ayan yung pinaka rubber cap niya. So, titignan natin yan. Although, mukhang nangingitim doon. No? May nangingitim doon sa dulo. Baka may nabara lang. So, una natin gagawin is paandarin muna natin tong unit para makita natin kung hihila yung kanyang drain motor. So, plug in ko na siya. Yun. So, naka-plug in. Power on natin. So, iset ka agad natin sa spin. Yan. Then, start natin. So, ayun. Tinitignan kasi natin kung hihila yung kanyang drain motor. Tignan natin kung nakahila siya. Yan. So, nakahila. Dapat, ngayon at nakahila na yan, mahuhulog na sana o magdi-drain na sana yung natitirang tubig. Pero, nakikita natin na, ayun, bumitaw siya. So, dapat nag-drain na sana yun. Ano? Yan, hihila ulit siya. Oh. Yan. Dapat tumutulo na sana yung tubig. Ayan o. Nag-ano na siya. Nag-spin na siya. So, dapat tumutulo na yung tubig. Pero, meron din konti. Pero, napaka-konti lang ng tubig. So, ayaw mag-drain. Ayan o. So, sigurado tayo mga ka-RDC TV na merong nabara dyan. Yan ang gagawin natin ngayon. So, simple lang to. Mayroon lang nabara po dyan. At yun ang ayusin natin. Nag-spin na siya. Yan. Nag-spin na pero ayaw tumulo yung tubig dito. So, yun ang gagawin natin. So, yan. Patayin ko muna. Okay. So, nakita nyo naman humila yung kanyang drain motor. Titignan natin tong kanyang drain pipe kasi mukhang nabara. Ayan, may nangingitim dito. Tignan natin kung dumi ito o kung ano pa man na nabara. So, ito muna ang iangat natin. So, in-unplug ko na siya. Ayan, so, tinanggal ko tong ano niya. Tapos, tanggalin natin tong yan. So, buksan lang natin ganito ang pagbukas. Yan. Yan, tanggal na yung kanyang rubber cup. Tapos tanggalin ko din dito. Touch natin tong kanyang kable. So, marami nagtatanong sa atin kung saan nakakabili ito. Kung saan nakakabili nito, kung kable na to. So, nakakita ako ng ganito sa mga hardware sa mall. Halimbawa, yung mga Ace, DIY, ganun. May mga benta silang ganito. Tapos, may benta rin sila ng lock. So, kayo na lang ang mag-modify. Kung sakaling maputulan kayo ng kable ng drain motor. Yan. So, i-detach na natin to. Yan. Tanggal na tong pinaka rubber cup niya. Yan. Pero, ayaw pa rin mahulog yung tubig. Yan. Kung titignan natin, nakikita natin dun sa loob parang may nakabara na, ayun o, piso ba yun o 5 piso na coins. So, yun kapag ganyan ang nangyayari kapag ganyan ang nangyayari kapag nag-washing tapos hindi natin chinecheck yung bulsa
ng mga pantalon. Nahulog yung mga coins, lumulusod dyan. At kapag naipon na yan, nagbabara, hindi na siya makapag-drain. So yun, kapag siyempre kapag hindi siya makapag-drain, hindi siya makapag-rinse, hindi rin siya makapag-spin. Magwa-wash lang siya, hindi mahuhulog yung tubig. Ayan. Ilalabas natin yan, yung mga coins na yan, para walang harang sa daanan ng tubig. So, alambre, pangsunod natin, kaso wala akong alambre, kaya gagamit ako ng itong silver rod. Kita? So, ito din. So, isa-isa natin kunin. So, bago kung dito kukunin, pwede rin naman. Subukan muna natin sundutin. Dapat alambre para may pangkawit sana. Pero, hindi ata lulusot ah. Pero masama. Masikipan sa kuya. Ha? Masikipan sa dun sa... Baka hindi lulusot dito, no? Ang dami. Ang ganyan-ganyan. Naku, ayaw lumusot. Ayaw lumusot dito, malaki masyado. So, no choice tayo. Baklasin natin. Baklasin natin dito sa may ano. Tignan natin kung kayang makuha dyan sa taas. So, hindi naman nabasa yung ating ano, no? Wash motor. Hindi. So, balik muna ban. Ayan. So, dito tayo. Sa taas. Yan, so tanggalin muna natin 'to. Yan. Tapos number 10 'yan, no. Dandan man. Maluwag na rin. Yan. So iaangat natin 'tong pulsator niya kasi hindi mailabas yung mga coins doon. So dito natin siya ilalabas. So, nako, hindi rin pala maano rito. Nakatago talagang, gusto nito, i-deep clean ata natin at tatanggalin natin tong buong drum. Hindi natin maabot yung mga coins. Hindi natin maabot yung mga coins dito. Talagang ilalabas natin tong drum. So, ilalabas natin yan. Mga tornilyo dito. Yan. Yan. So malalaking coins kasi yung napunta ron at hindi natin mailabas. So talagang iaangat muna natin yung drum para mayang matanggal natin. Yan. Tapos pag matanggal yung mga tornilyo na apat na yon, meron siyang tornilyo dito sa ilalim. Ayan. Ayan. And then, tanggalin mo yung mga tornilyo ba? Ayan. So, anim na tornilyo yung inano natin para maiangat. Ganyan. Ayan. Lalayan mo lang. Ayan mga ka-RDC TV. So napatanggal ko na yung lock dyan sa baba, number 36 yan. So nahirapan akong baklasin. So alam nyo kung saan ko pinatanggal, dun sa pina-impact wrench ko, dun sa nagbo-vulcanize yung mga pangtanggal nila ng gulong ng malalaking truck. So natanggal nga. Ayun, natanggal na yung pinakalak niya. Hindi kasi kaya ng impact wrench. Kahit anong gawin ko, ayun matanggal. Kaya dinala ko na dun sa vulcanizing shop. Yan, tinanggal ko na rin yung dalawang tornilyo niya dito. Kapag natanggal yung dalawang tornilyo, may tornilyo po yan dyan. Ayan o. Dito. Yan. May tornilyo dyan. Meron din doon. Okay, so
Pag natanggal nyo yung dalawang tornilyong yan, meron siyang ulit tornilyo dito. Ayan o, natanggal ko na. Ayan. Ayan. Kapag natanggal na po yan, pwede nyo na siyang iangat. Naiangat na siya ngayon. Ayan. Ayan, iangat ko na siya. Ayan. Kumuha ko na lamesa na pagpatungan ko muna dito. Ayan. Iaangat ko na yung kanyang tab. Ito. Ugo-ugain lang natin konti. Oo. Eh, pagkauga. Yun, tanggal. Iangat natin. Yan. So, kaya natin binuksan kasi hindi matanggal yung mga barya. Ayun, makitang-kita nyo na yung mga barya ngayon. Ayun, mga ka-DCTV. Ayan, no? Ito. So, 5 piso. Tapos, ayun, nakikita nyo pa yung nandun. Ayan. Ayun, no? So, hindi lulusot yan dun sa kanyang pinaka-drain pipe. Kaya, tinanggal na natin. Yung barya. Yun o. Hindi lulusot yan dun sa drain niya. Kaya kailangan na itaas yung tub talaga. So yan, kailangan natin ng long nose plier para kunin, dukutin. Hindi kasi madukot ng kamay eh. Yan sa ilalim. Ayan, pera pa ng anong pera to? Hindi, 5 pesos pala. Ayan, may 10 piso pa dun. ₱10. 2001. Ito pa ata yung hinahanap ng mga coin buyer. I-comment nyo nga mga ka-DCTV kung ito yung 2001, no? 2001. So, yun na, naka 20 na tayo. Meron pa. Yan. Gaya na pala ng kamay. Ilan lahat yung nakuha natin? 10, 20, 30. 30 pesos. Yan. So, ito yung dahilan kung bakit ayaw mag-drain. Nababara. Pag ayaw mag-drain, so, mag-spin siya kaso basa pa yung damit. Kasi nga, nabablock nitong mga coins na to yung tubig na sana, ididrain na babagsak na sana. Eh, na-stuck dito sa kanyang drum. Pag-spin ng kanyang tub, yung tubig ay nag-stay, basa pa rin yung damit. And tapos dito din. Ayan. Ayan.
So ayan mga ka-ABC TV. So nagka-problema tayo. Yan, binaklas ko siya lahat, oh. Tinanggal ko yung basket niya tsaka yung tub. Pati yung wash motor niya, tinanggal ko din. Ito yung wash motor niya. Tinanggal ko pati wash motor. So ayan mga ka-RDC TV. So pagkatapos ko siyang mapabuksan, kasi hindi ko talaga siya mabuksan, nag-order na ako ng number 36 ito, 36mm, tapos 38mm, so para yung sa susunod may magpa-deep clean, pag may nagpa-deep clean ng washing machine, eh may mga tools na tayong gagamitin. So bumili tayo, nag-order ako online, number 38 ito, yung para mabaklas yung center lock niya diyan. 36 naman to. Sa itong 36 na para sa Samsung, ito namang 38 nakita ko eksakto doon sa LG na top load, ah. Then nag-order din ako ng replacement na lock. 70 pesos lang ata to, 80 pesos ang isa. Ayan, no. So reserve lang to. Ngayon ang naging problema ko, ayaw, 'di ba? Ayaw, una ayaw matanggal. Hindi ko siya matanggal, ano. Nung ang ginawa ko, dinala ko siya doon sa auto shop, tapos itinuro ako doon sa nagbo-vulcanize. So yung nagbo-vulcanize, ang ginawa niya, yung pangbaklas ng ano ng dump truck. So ipapakita ko 'yan sa inyo. Eh nakita, napapanood niyo ngayon yung pang ano ng dump truck. Ngayon ang nangyari, nung ibabalik ko na, ayaw namang maibalik. So nasira ata yung thread ko. Nasira ata yung thread ko. Kaya ayaw bumalik. May mga naiwan na bakal dito. So ang ginawa ko, nilinis ko lang yan. Linis ko sa pamagitan ng lagari. Kumbagat na tinanggal ko yung mga natira-tira. At yun na nga, napapasok ko. So nahirapan ako. Bakit? Kasi binaklas ko pa siya. Ito yung pinaka gearbox niya, gear case tsaka clutch. Buti na lang at ganun lang ang nangyari. May mga kumbaga naitinga lang, may naitinga na mga aluminum dyan. So nilinis natin yung sumagitan ng lagari ng bakal. So akala ko nga din itong nabili ko sa galing ng online, galing sa online, ay ayaw. So pwede rin pala siya. Tingnan niyo, makakapasok na siya ngayon. Ayan, no. So back, sabi ko, peke naman ata yung sa na-order ko sa online. Pero ayan, no, kikita niyo yung replacement, eh pasok na pasok din. Okay, pero syempre hindi na ito ang ilalagay natin. Ibabalik ko yung original niya. Okay, ito replacement, reserve na lang natin. Ito yung original niya na ayaw pumasok. So papansin niyo, siguro sa lakas ng impact wrench, sa lakas na rin ng impact wrench, nawala yung thread. So pero okay na siya ngayon, ayan, no? Tignan nyo, pasok na siya, oh. So matagal ko rin pinag-isipan kung anong gagawin ko. Syempre ayaw pumasok, hindi naman pwede na ibalik ng walang lock. Alam mga ka-RDC TV, balik na natin. So kailangan pa nabaklasin to para makita nangyari doon sa thread, ano. Lagay muna natin lahat ng tornilyo niya. Sabay ko na rin yung belt niya. Thank you.
wala tayong nakalimutan na ikabit dito sa baba. Ayan guys, so yan yung dinip clean natin, may mga natirang konti. Ayan. So nilabas ko yung kanyang ito yung kanyang basket, nilabas ko pati yung sa ilalim kasi yun nga yung nagka problema nga ako dito sa mga lock na to. Ayan, lagyan na natin. Ito na, ito na yung problema natin na pwede natin ilagay na yun. Ayan, ayan, ilagay na. Ayan lang. Ayan. So, pagpitan ko na. Ayan mga ka-RDCTV, testing tayo nung Samsung na ginagawa natin. Ayan yung Samsung. Testingin lang natin yung drain. So sinet ko lang siya sa 1 kasi gusto lang natin na i-check yung ano niya, drain niya. Napakasimple lang ng naging problema nito mga ka-RDCTV, na barahan lang ng coins. Pero mahirap din natin ginawa, lalo na yung lock niya kasi sa center, yung center lock niya ay talagang kumapit na ng gusto, kailangan pang gamitan ng malakas na impact wrench. Yan. So, i-check natin yung drain mamaya. Ayan na mga ka-RDCTV. Nag-wash na siya. Wash. Nag-DE nung binuksan ko, nag-DE. Yan. So yung drain ang chine-check natin dito, yung kanyang drain mamaya. Yan na mga ka-RDCTV. So tignan nyo yung pag-drain ng tubig buong buo. So wala nang nakaharang kasi ng mga barya. Ayan o. Ang ganda ng pagkaka-drain nyo. Buong buo. So walang mga nakaharang. Okay na tong washing na to. Nag-cycle na siya. Nag-drain na. Then hintayin natin lang na mag-spin. Hintayin natin siya mag-spin. So walang mga leak. Ayan. Ang ganda ng pagkakalinis natin. Maganda yung pagkaka-deep clean natin. Hintayin na lang natin na mag-spin para makompleto yung cycle. Ayan na nga, nag-spin na. Ayan mga ka-RDCTV, okay na tong automatic washing machine natin. Barya lang ang naging problema. Ayan. So nag-spin na siya. So okay na mga ka-RDCTV, makakauwi na tong automatic washing machine na to na Samsung. Medyo natagalan lang kasi nga mahirap tanggalin yung center lock. So simpleng-simple lang yung problema, barya lang, pero nakita nyo naman mahirap din nating inayos. Ayan. Ayan. So okay na po.